At dahil New Year na, sir, alam naman natin, hindi natin maiiwasan yung mga fireworks. Okay, so ano-ano nga po ba yung mga paraan para hindi mo mabuntis ang inyong partner? Ano? So if you do like my videos po, mga madamin, sir, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page. Pasama na rin po na aking TikTok account. So maraming salamat po. God bless! My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Adam EFC. And for today's vlog, ang ating topic for today is all about ways on how to prevent pregnancy. At sir, kung naghahanap ka po ng talagang 100% na hindi mo siya mabubuntis, eto na. Abstinence po ang inyong gagawin. Okay, literal na huwag niyo pong gagalawin ang isang babae kung ayaw niyo siyang mabuntis. It's 100% talagang hindi mo siya mabubuntis. Pero syempre, if you are sexually active, meron kang partner sa buhay, so syempre hindi yun maiiwasan, mga madam, di ba? So we have lots of options naman po, mga madam and sir. Like for example, yung mga ating mga contraceptive methods na binibigay ng ating family planning, ano? So, kung may idea po kayo dito, napakarami po nito, mga madam and sir. And yes po, ano, gusto ko rin po i-inform sa inyo, mga madam and sir, na may failure rate din po ito. Kasi nga po, hindi po ito 100%. So, ibig sabihin ng failure rate, laging meron 2-3% na chance na pwedeng mabuntis ang inyong partner kahit na, okay? Kahit na ginagawa niya po yung dapat niyang gawin. So number one, ano, explore your ideas in different contraceptive methods, mga madam and sir. Napakaraming iba't ibang ways on how to prevent pregnancy dito sa ating contraceptive methods. Ano, hindi lamang po withdrawal, calendar method, condom, napakarami pa po. And madam, if you are using birth control pills, ano, hormonal contraceptive pills, napakarami din pong ibang klase. So we have also the vaginal rings and skin patches na nilalagay po for 21 days, ano? So, sa skin patches, dinidikit siya for 21 days and then, aalisin mo ng 7 days and then, papalitan mo ng panibagong skin patches. Ganon din po sa vaginal rings, ano? Kailangan nyo po mag-explore dito. Pumunta po kayo sa inyong mga doctors, OB and urologists para ma-explain niya po sa inyo kung ano po ba yung nababagay sa inyong contraceptive. Yes, may gusto po akong ipakilala sa inyong game app na hindi lamang po kayo magiging happy dahil kayo po ay naglalaro, magiging masaya din kayo, definitely, dahil pwede po kayong manalo ng salapi. Ito po si Masaya Game. And yes, kailangan po lang natin mag-register using our own cellphone number, i-type ang password and verification code dito, and then click send. Ako naman po ay tapos na mag-register kay Masaya Game, kaya tayo ay magla-login na. So, makikita nyo, meron po kayong instant daily bonuses na pwede nyo po ilaro, ano? So, hindi lamang po yun. Pag kayo po ay nag-cash in, meron din po kayo mga bonuses na marireceive. Di lamang din po ito. Pwede din po kayo makareceive ng mga instant bonuses kapag nag-join group po kayo sa kanilang samahan, ano? So, napakarami pong laro nitong si Masaya Game. Pero ang favorite ko talaga, ito si Dragon versus Tiger and also si Color Game. So, ayan, magbe-bet na po tayo. So, ako ay magbe-bet ng Dragon dito and then siguro 5 dito kay Tiger. And so, nanalo tayo! And yes, kung kayo naman po, mga madam and sir, ay mag-withdraw, i-click lamang po ang ating withdraws icon sa baba. At i-type nyo na po ang inyong GCash, ano, and yes, yung amount na gusto nyo i-withdraw. And definitely, makukuha nyo rin po ito agad. Hindi lamang yon sa paglalaro, ano, pwede rin kayong maging agent ni Masaya Game na pwede po kayong magkaroon ng komisyon habang po kayo ay naglalaro. So, ano pang hinihintay? Download na! Okay po, so next, make sure that you are using it correctly, madam. Opo, ano, especially sa mga kababaihan na gumagamit ng tinatawag na oral pills, ano. So, sa mga gumagamit nito, ano, kailangan
same time and every day nyo po ito tinetake. And avoid misses. So, ibig sabihin, kailangan hindi kayo magkamali o magpatlang ng pagtake ng oral pills. Pero, kung hindi po maiiwasan, okay, kung nakalimutan nyo pong magtake ng pill ng isang araw, pag naalala nyo po agad ito, ito po ay inyo pong inumin. Okay? What if naman po, ano na, 2 days po kayong nakalimot. Okay, so pag naalala nyo, pwede nyo naman po ito inumin, yung both pill, ano, yung dalawang pill na yon at the same time, or pwede naman pong magkaibang oras sa isang araw na yon. Okay, so pwedeng alas 8 yung maaga, o yung isa naman alas 12 na tanghali, kung nakalimutan nyo po ng dalawang araw. What if po tatlong araw? Okay, madam. Kung tatlong araw po, wag na po kayong minum ng pills, okay? Kasi hindi na po kayo safe. Okay, so what if naman po yung gumagamit ng vaginal rings and skin patches? Tandaan po, hindi nyo po dapat kalimutan ang replacement. So, ibig sabihin, once after the 7 days na rest, ano, kailangan kasi kayo mag-replace ng another vaginal ring or skin patch. Once na hindi mo po ito ma-replace, definitely, you are not safe. Ano? So, lagi po yung tatandaan, use your contraceptive method. Correct. Okay po. So, next, ano, we can use double up contraceptive methods. Anong ibig ko pong sabihin dito, mga madam and sir? For example, si madam po ay gumagamit ng oral contraceptive pills. At si sir po ay hindi na makapaghintay kasi nga po, lagi po namin sinasabi, mas mainam pong mag-take ng birth control pills sa first day ng mens. Tandaan na, sa first day ng mens. Pero what if po na ang tagal pa po kasi ng first day ng mens niya, hindi po ba pwedeng magsimula kahit hindi first day ng mens? Pwede naman po, sir. Ito na yung sinasabi ko sa inyong double up contraceptive methods. Ano? So, kailangan po dito, mga madam and sir, ano, kung sakali po na after mens na si mama, no? So, sasabihin natin ika, 10th day, 11th day na po siya nagsimulang mag-inom ng kanyang oral pills, ano? So, pwede naman yon na mag-take siya ng anytime, ano, sa kanyang buwan. Pero, sir, okay? You have to wait for 7 days. Oo, para maging effective po yung tinatawag na oral birth control pills, ano? So, ibig sabihin, gagamit ka po ng iba pang klaseng contraceptive pills or contraceptive methods. I mean, like, for example, withdrawal method and another condom, ano? So, syempre, no, pwede rin niyang gamitin yung calendar method pag alam niya po na fertile siya, ano, hindi lamang po withdrawal. Pwede niya pong gamitin din yung condom. So, hindi po agad-agad na pag-take mo ng oral birth control pills ay instant agad na hindi kayo mabubuntis. Hindi po ganon. Pwede po yon kung first day ng mens ay nagtitake na po kayo ng pills, ano, sa safe days po yon, hindi nyo na po kailangan maghintay ng for 7 days para makipagtalik ng walang protection. Okay, so next, ano, you can track your fertility days and avoid sex during ovulation period. Yes po, mga madam and sir. Dapat po tayo ay maglista. Hindi lang po, ano, isang buwan, mga madam and sir. Kung maaari, dapat po may record tayo at least 6 months na first day lagi po ng inyong mens. Hindi naman po yun mahirap, ano? So, mas mainam po kung mag-download po tayo ng app sa para ma-take note natin doon every month, ano, kung kailan yung ating first day ng mens. Kasi doon tayo magbe-base kung ilan po yung cycle nyo, kung nasa regular po ba kayo, at kung kailan, yung inyong fertility period, ano. So, tandaan, mga madam and sir, kung nasa fertile days po kayo, kailangan, ano, hindi lamang po withdrawal. Hindi lamang po withdrawal ang inyong gagamiting method. Bakit po? May tinatawag po tayong precum na posibleng makabuntis ng hindi sinasadya. Okay po. So, next, ano, may idea po ba kayo sa tinatawag na easy or emergency contraception? Nabanggit ko na po ito sa ibang vlogs ko, mga madam and sir. Ano, this is different with oral birth contraceptive pills. Ano? So, ano pinagkaiba nito? Hindi po ito
nagpapalaglag sa isang baby, mga madami. Sir, tangi ang ginagawa lamang po ng EC or emergency contraception ay pre-prevent po magkayong mag-ovulate. So, ibig sabihin, pinipigilan itong lumabas ang inyong itlog. Kasi kapag hindi po lumabas ang inyong itlog, wala pong makikita si sperm, hindi po sila mag-unite, hindi po sila magkikita, and walang pregnancy magagawa. Okay, so ang nangyayari po dito kasi sa EC, mga madam and sir, dapat po, kung sakaling alam nyo na po na malapit sa inyong ovulation days, ano? So alam nyo nang kayo ay iitlogin o lalabas ng inyong itlog, ano? So kailangan mag-take po kayo nito kung sakaling hindi nyo po sinasadya na meron po kayong unprotected contact, okay? So ibig sabihin, hindi na i-withdraw or sabihin nating na-i-insert or na-i-ejaculate sa loob, ano? So syempre, kapag may na-ejaculate sa loob, may waiting na po doon na sperm. So hinihintay niya na lamang po lumabas yung itlog. And definitely, hindi ka pa po nangingitlog. Ang gagawin po ni EC ay patatagalin si itlog na lumabas. Para ano? Para hindi nga po kayo mabuntis. Okay, pero dapat pag tinake nyo po ito si EC ay within 72 hours after nyo pong makipagtalik. Mas mainam po yun. Okay po, so next, ano, consider some permanent methods po. Like for example, madam, we have the vasectomy and tubal ligation. Lalo na po kung kayo ay medyo marami ng anak at nasa edad na at kung kinoconsider na din ng inyong doctor na ganito, pwede naman po talaga. No? For example, sa mga kababaihan, ang tubal ligation po ay ginagawa ay po to isa inyong fallopian tube. For example, nandito po yung ovary, nagre-release na po ng itlog dito, pupunta po yan dito sa inyong fallopian tube at magwe-wait kung may sperm ba na darating. Okay? So, sa tubal ligation, pwedeng magkaroon ng blocking, bara, pwedeng ikat, pwedeng itali, para lang hindi po sila magkita. Okay, sawawa, kawawa naman. Okay, insert ko na lang din sa inyong tubal ligation. You have to wait for your next cycle. Okay? Para malaman talaga kung walang itlog na waiting diyan sa inyong ano, sa inyong fallopian tube. For example kasi dito nag-wait yung itlog tapos dito nag-cut si doc. Okay. So ibig sabihin, pag may umakyat diyan na sperm, mabubuntis pa rin po kayo. Yun yung sinasabing mga failure rate, okay? So kailangan sumunod po tayo. So, sa vasectomy ganun din, ano, pwede yang tinatali, pwedeng kinakat, okay, para hindi umakyat yung sperm papunta palabas sa inyong ari, okay? So, kailangan mag-wait ng ano, for about 3 months, o sabihin natin more than 60 days, 60 to 90 days, mga madam and sir. Bakit po? 2 to 3 months. So, dito po kasi ano, 63 days po yung lifespan ni sperm ninyo. Okay? So, ibig sabihin, after vasectomy, performing the surgery, ano, so yung pagputol, ano, so hindi mo maiga-guarantee na wala po dyang tirang tamod o tirang sperm, ano? So kailangan nga daw po ng at least 15 to 20 ejaculations para ma-assure natin na talagang walang may halong tamod sa inyong semilya. Minsan pa nga po kailangan talaga ng semen analysis para ma-assure lang po talaga na kayo ay sterile. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na may naiambag ako sa inyo for today. So maraming salamat po. Happy New Year. Welcome 2023. God bless. Lost in your eyes under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh,